You are now watching Showbiz Now, your daily showbiz update. Kamakailan lamang ay na-interview din nila Christy Fermin si MTRCB Chair Lala Soto, kung saan ibinahagi ni Lala na marami na raw mga petition o reklamo since then na natatanggap sila sa show na It's Showtime. Dahil nga lamang hindi ito nasa social media. Ibig sabihin, marami ng mga notice na pagpapaalala ang MTRCB sa It's Showtime na bawal skin ito, bawal ang ganyan. So, parang napuno na. Dumami na yung reklamo na natatanggap nila sa nasabing noontime show. Nagkataon lamang na nag-viral sa social media ang nasabing icing issue na marami talaga ang nagkondina. Ibig sabihin, hindi tama, lalong-lalo na nga na nandoon ang mga bata. Say na mga supporters naman ng Showtime na nasa utak na lang daw ng mga tao ang pagkakaroon ng mali siya. Walang mali sa nasabing icing issue ni Vice at ni Ayon. But anyway, kamakailan lamang ay naging usapin din ito sa Senate. Saan inihayag dito ni Lala Soto o chairwoman ng MTRCB na marami din daw ang nagre-request na i-cancel na nga daw ang It's Showtime. So ibig sabihin ay napakagaang pa ng ipinataw na penalty o parusa sa It's Showtime dahil 12-day suspension lang ito. At mukhang umeere na to or nangyayari na to sa kasalukuyan na hindi na nga napapanood ang It's Showtime sa GMA, kung saan sa YouTube channel na lang sila papanood ng kanilang mga supporters. At dahil nasabi nga nitong si Lala Soto na marami din ang nagre-reklamo at ang iba nga ay pinapa-cancel pa ang It's Showtime, ay nagwala nga ang mga supporters ng It's Showtime. Say nila, dapat daw ay si Lala Soto ang mag-resign. But anyway, narito ang kanilang naging say. Ginagawa lang naman ni Lala Soto ang kanyang trabaho, pero pati ang kanyang mga magulang ngayon ay nadadamay na. Ilagay na ang opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners, and thank you for watching Showbiz Now!